Kasi isang beses pa lang sila nagkita, tapos biglang in-announce na agad. So, asan doon ang intention mo magkaroon ng relationship o gusto mo ng views? Gusto mo mapag-usapan o gusto mo mag-promote? Ilagay mo sa tama kung anong intention mo. Kasi ramdam na ramdam ko. Nagsalita na ang aktres na si Nadia Montenegro sa naging usap-usapang pagbubunyag tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ng aktor na si Baron Geisler. Matapang ang naging pag-amin ngayon ni Nadia sa interview sa kanya ni Julius Babaw tungkol sa mainit na issue ng pagkakaroon niya ng anak kay Baron Geisler. Ngunit aniya, hindi ito lihim na itinago niya sa kanyang pamilya. Paglalahad ni Nadia, wala raw siyang itinago lalo na sa kanyang partner na si Boy at maging sa kanyang mga anak at alam daw ng mga itong tungkol dito. Ang tanging ipinagpapasalamat niya lamang umano ay napatawad siya ng kanyang mga mahal sa buhay at ng Diyos dahil sa nagawa niya. Gayunpaman, hindi niya raw ikinatuwa ng kumalat ang balita tungkol dito dahil ramdam na ramdam daw niyang ginamit lamang ito ni Baron para sa pansariling interes, kaya naman hindi nila ito nagustuhan. Mga pahayag ni Nadia. Kasi isang beses pa lamang silang nagkita tapos biglang in-announce na agad. So asan dun yung intention mo? Magkaroon ng relationship o gusto mo ng views? Gusto mong mapag-usapan o gusto mong mag-promote? Ilagay mo sa tama kung anong intention mo kasi ramdam na ramdam ko. And give me a reason why. Are you even worth it to be called a dad? Kaya naman dahil din sa bigla ang pag-anunsyo di umano ni Baron tungkol dito, ay tila ayaw na rin ngayon ng anak nila na magkaroon ng relationship sa aktor bilang tunay nitong ama. Sinabi rin ni Nadia na bagamat hindi ito totoong anak ng partner niyang si Boy, tinuring daw nitong totoong anak ang anak nila ni Baron, kaya lumaki ito na punong-puno ng pagmamahal at respeto sa tao na nagbigay sa kanya ng pangalan at nagpaaral sa kanya. Samantala, narito rin ang komento ng mga netizens tungkol dito. I watched Baron's interview. Wala namang masama sa sinabi ni Baron. He never mentioned Nadia's name, even his daughter's name. Na misunderstood lang. Kung tayo din sa katayuan ni Nadia, hindi mo pwede ipagsigawan na may anak ka sa iba. Kung nangyari man, may dahilan siya at yun ay si Nadia lang ang nakakaalam. Lahat tayo'y makasalanan at wala tayong karapatang manghusga. Ayan na nga, inami na. Dami pa rin di makagets. Tingin nyo ganun-ganun na lang, syempre marami pinagdaanan yung tao. Buo pa rin ang pamilya niya. Meaning, Nadia is just so lucky enough that she was accepted and forgiven.